Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na sapat lang ang kasabihan para sa bayan, para maingganyo ang ating mga health worker na manatili sa Pilipinas. Yan ang sinabi ng Department of Migrant Workers sa gitnayan ng lubhang napakalaki raw na demand sa mga Pinoy nurse sa ibang bansa. Pasiklab ang pangaraw pagdating sa benepisyo, kaya dapat gawing kaaya-aya ang local job market sa kanila. Ang tugon ng Health Department sa pagtutok ni JP Soriano. Sa loob ng 4 taon, nakapagtrabaho na sa pribado at pampublikong ospital sa Pilipinas si Nurse Beauty. Mga Pilipinong pasyente raw sana ang nais niyang pagsilbihan pa rin, pero hindi na raw kinakaya ng kanyang maliit na sahod na tustusan ang kanyang dalawang anak. Kaya si Nurse Beauty nag-apply at natanggap na bilang nurse sa isang ospital sa Amerika. We cannot deny the reality, no, na mas malaki yung mga benefits and mga earnings doon sa abroad. Aside pa ngayon, meron opportunities na madadala natin yung ating families. Kung hanggang 35,000 pesos kada buwan ang natatanggap na mga tulad ni Nurse Beauty sa mga public hospital sa Pilipinas, sa mga ospital sa Amerika, ang sahod niya pwedeng umabot ng katumbas na 200,000 piso kada buwan. Annually, it could be 3 to 5 million pesos annually, basic. Also, it's with the United States that you can process, or we give EB3 or immigrant visa, unlike yung ibang countries that's giving working visa. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, hindi lang daw ang Amerika ang agresibo sa pagkuha ng Pinoy nurses. Nagsabi na rin ang Saudi Arabia, Austria, Singapore, Japan, Germany, at iba pang bansa na kailangan nila sana ng mga Pinoy healthcare workers. Nagpapasiklaban ng araw ang mga bansa para sa mas magandang benepisyo. Nang tanungin si Migrant Workers Secretary Susan Ople kung gaano kalaki ang demand sa Pinoy nurses ngayon. The demand is huge. And yung huge capital letters, bold titles pa nga eh. Kasi almost every ambassador yung mga ministers nila would like to speak to us. Pero very conscious din sila that we also need nurses here. Ayon sa DMW, sa ngayon, hindi pa raw napupuno ang cap sa mga dinedeploy ng Pinoy nurses sa abroad. Si Health Secretary Ted Herbosa batid ang mga problema ng pag-alis ng mga Pilipinong nurse na itinuturing na isa sa pinakamagaling at maaasahang nurses sa buong mundo. I don't want them to leave the Philippines because we need them for the programs that the Department of Health will deliver. If I want good health services, I will need all the nurses I get. And that's why they're pirating our nurses. What does that mean? Our nurses are the best in the world. Kasi binabayaran talaga nila. We really need to have a serious discussion on how to make our own local market, a job market, attractive to our health workers. It's not enough na sabihin natin para sa bayan dito kayo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinimula na ngayong araw ang pagsasara ng buong Lagos-Dilad underpass imbis na iilang lane lamang. 3 buwan niyang tatagal. At kamustahin natin live ang traffic doon sa pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Emil, ito na nga yung inaasahan na epekto ng full closure ng Lagos-Dilad underpass na nagsimula ngayong araw. At itong nasa aking likuran, nasa may tapat ako ng Manila City Hall bago bumaba dapat ng underpass at ito'y nakasara. Nakikita nyo naman puro pula ang tail light ng mga sasakyan dahil pag kayo kay dumadaan ngayon sa P. Burgos Avenue, mas malimit kayong tatapak sa inyong brakes kaysa sa inyong gas. At yung nakikita nyong mabagal na pag-usad na yan, not more than 10 kilometers per hour, ay nagsisimula doon pa sa may Jones Bridge. Ganyan kalayo ang inabot ng tukod na yan. At nag-e-extend ang mabagal na daloy ng trapiko na yan. Lampas pa doon sa rerouting ng papuntang Calau. Kaya kayo ay maging advised at alam ninyo na matraffic ang lugar na ito.
Panoorin ninyo ang kabuuan ng detalye ng kwento ng Lagos Nulat ngayong araw. Walang volume count na mga sasakyan na gumagamit ng Lagos Nilad para malaman kung ilang motorista ang apektado ng pagsasara ng underpass na ito. Pero makikita ang epekto sa maghapong pagtukod ng trapiko sa Padre Burgos. Dito kasi nag-iimbudo ang mga papunta ng Rojas Boulevard at yung mga pa-Taft Avenue sana kung hindi sarado ang Lagos Nilad. Ang alternate route na ibinigay ng Manila Traffic and Parking Bureau kung ikaw ay pa-Taft Avenue all the way to the south ay diretsuhin ang Padre Burgos hanggang makakanan sa Round Table, paikot hanggang makatawid ka ulit ng P. Burgos hanggang Maria Orosa, tapos kaliwa sa Calao, tapos kanan na sa Taft Avenue. Asahan ng heavy traffic sa rutang ito. Marami naman po tayo naka-assign na ano na traffic attendants natin, maraming taga MTPB na naka-assign. Isinara ang Lagos Nilad hanggang September para bigyan daan ng major repair ng underpass na nakilala na natin sa baha tuwing habagat season. Nandun na kami sa may ano eh, napagpak na namin yung kalahati. Ang ano lang natin yan, yung sa pinakaibaba niya, yung pinakababang portion ng Lagos Nilad, meron siyang sampit. Parang chamber, dito naiipon yung mga tubig, mga rainwater. Kailangan namin siyang buksan ng buo eh. Para matingnan namin yung ano, malinis namin ang gusto yung pinaka-chamber. 1960 pa itinayo ang 235-meter Lagos Nilad underpass. Pero noong 2014 lang ito nalagyan ng pump para humigop ng tubig baha. Pump na kailangan na ring i-upgrade. I-upgrade daw nila yung ano yung pump. Pero ano siya, gumagana ang pump. Kaya lang i-upgrade daw nila. Iba po yun, public works na ang gagastos doon. Ang Lagos Nilad underpass ay kinoconsider na national road. Kaya ito ay responsibilidad na ng national government, ng DPWH. Pero palibhasa, pag may problema itong underpass na ito, ang City Hall pa rin ng Maynila ang pinuputakte. Ay nagambag na rin ang Maynila, ang LGU ng Maynila ng 50 million pesos para matapos na lamang yung pagkumpune ng Lagos Nilad underpass. Live mula dito sa lungsod ng Maynila para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Maraming salamat, Mark Salazar. May panibagong idinulog sa Korte Suprema kaugnay ng mga lugar na idiniklara ng Korte na bahagi ng Taguig at hindi ng Makati. Yan ang sanipuwersang tinutukan ni Tina Panganibang Perez at Salima Refran. Nasa labas ng Korte Suprema kanina, ilang mga tagalunsod ng Taguig bilang pagsuporta sa hakbang ng kanilang lokal na pamahalaan. Naghain kasi ng manifestation ng pamunuang lunsod ng Taguig para ireklamo ang mga pahayag ni Makati Mayor Abigail Binay Kamakailan kaugnay ng land dispute ng dalawang lunsod. Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, pinal na ang desisyon ng Korte Suprema na ang Fort Bonifacio at mga lugar sa palibot ito ay bahagi ng Taguig at hindi ng Makati. Kaya umalma siya sa napaulat na mga pahayag ni Mayor Binay na hindi pa raw tapos ang kaso dahil nakatanggap umano sila ng abiso mula sa Korte na nagtatakda ng pagdinig sa kanilang petisyon na dinggin ang kaso ng lahat ng mahistrado ng Korte Suprema. Sa inihaing urgent manifestation, hiniling niyang imbestigahan ang mga sinabi ni Binay at pagpaliwanagin kung bakit hindi ito dapat parusahan sa kanyang mga sinabi. Napakalinaw ng desisyon ng Korte Suprema at ito'y dapat igalang. Final na ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kasong ito. Ang pronouncement si Mayor Binay at ng Makati ay nakaka-alarma. Kaya ang gusto natin ay maimbestigahan at i-compel sila no, to show cause bakit hindi sila dapat parusahan ng ating korte sa ginawang mga irresponsibleng mga pahayag. Sinabi rin ni Cayetano na kapuna-puna na bago raw ang panayam kay Mayor Binay ay may mga kumalat sa social media na nakapulong umano ni Binay ang Pangulo, ang First Lady at ang Chief Justice para tulungan na buksan muli ang kaso. Sinisikap pa namin hinga ng panig ang tatlo. Gayunman, bukas raw ang Taguig na makipagdialogo sa Makati. Ito ang mga mapa ng Makati at Taguig ayon sa kani-kanilang City Hall. Sa desisyon ng Korte Suprema noong Abril, hindi lang ang Fort Bonifacio at Bonifacio Global City ang idineklarang bahagi ng Taguig City, kundi maging ang mga barangay na tinatawag na EMBOS o Enlisted Men's Barrios. Ito ay ang Sembo, South Sembo, Comembo,
East Rembo, West Rembo, Pembo, at Pitogo. Sa mga Embo barangays na yan, libo-libong residente ang nakatira. May mga lokal na buwis ding kinokolekta sa mga lugar. Ang mga naturang Embo barangays, lahat bahagi ng 2nd Congressional District ng Makati na pinamumunuan ni Congressman Luis Campos Jr., asawa ni Mayor Binay. Sinikap namin kuna ng reaksyon si Mayor Binay, ngunit nasa London daw ito para dubalo sa London Tech Week at sa garden reception ni Prime Minister Rishi Sunak. Sa isang statement, sinabi naman ni City Administrator Attorney Claro Certeza na hindi pa nila nababasa ang inihain ng Taguig City Hall sa Korte Suprema. Pero nabasa raw nila ang press release na inihanda para kay Taguig City Mayor Cayetano. Ayon kay Certeza, ito marahil ang unang pagkakataong may inihain sa Korte Suprema na ibinasa sa mga social media post na kaduda-duda ang laman at kung sino ang nagsulat. Ang mga naturang social media post anya ay may mga di kapanipaniwalang alegasyon laban sa Pangulo, Unang Ginang at sa Korte. Gayunpaman, tiniyak ni Certeza na magkokomento ang Makati LGU kung uutusan sila ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez at Sanima Refran. Nakatuto kami 24 oras. Rindi na raw ang ilan sa nausong laro na lato-lato. Bukod sa ingay, pwede ring makasakit. Kaya ang ilang paaralan at guro, may paalala. Yan ang tinutukan ni Dano Ting Kungko. Pag narinig nyo na ang tunog na ito, matik na. May naglalaro ng lato-lato. Sino mag-aakalang ang dalawang bolang itong pinagdugtong ng PC na patok noong dekada 80 hanggang 90 e magre-return of the comeback ngayong 2023. Dito nga sa Bagong Barrio Elementary School, alam mo ng oras ng palitan ng shift ng klase kapag naririnig mo na ang mga lato-lato sa labas. Isa sa mga tila na humaling na rito ang grade 4 student na si Dave na na-master na raw ang paglalato-lato sa loob lang ng isang araw. Nakita ko lang po yung mga kaibigan ko. Tapos po, nagandaan po, kaya ginaya ko. Wala naman daw problema ang ina ni Dave sa lato-lato. Yun nga lang, maski siya, aminadong naririndi na rin sa tunog ng dalawang nag-uumpog ang bola. Minsan kasi pinagbabawalan doon kasi nakikita ko may mga pasa eh. Tigil niyo na yan, kumisa tatago ko yung lato-lato. Lamang ihiram naman sila sa kalaro nila, kaya hindi ko rin mapipigilan. Ang isa sa mga public safety officer sa paaralan, panay nga raw ang saway sa mga bata sa paglalaro ng lato-lato. Mahingay po yan eh, saka nakakasakit. Hindi man daw kasi tahas ang band ang lato-lato sa paaralan, bawal naman ang kahit anong laro ang pwedeng maging hadlang sa pag-aaral kasama ang lato-lato dahil sa ingay nito. Kung magkaroon man ng mga pagkakataon na makakita ang mga guro na nagdala ang mga bata, panandalian muna itong kukunin at ibibigay na lamang sa mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Sa dami nga ng mga naglalaro ng lato-lato, nag-post ng video kamakailan si Teacher Bea na may paalala rin. May tamang oras at lugar kung saan pwedeng laruin ang lato-lato. Pwede naman ito sa bahay ninyo, sa loob ng bahay, sa kalsada o sa plaza, di ba? Pero bukod pa sa ingay, nakakasakit din daw ang paglalaro ng lato-lato tulad ni Mark na nagkapasa na sa braso. Kami nagkakapasa pala sa dan. O edi ano, titigil na siya dyan. Hello! Pabor naman para sa tinderong si Marvin ang nauusong lato-lato. Sa ngayon malakas kasi uso. Payo ng isang doktor, maaaring gumamit ng bimpo sa braso para maiwasan ng direktang pagtama ng lato-lato sa kamay. Pag nagkapasa, lagyan daw ito ng ice compress para maiwasang mamaga. Ang kailangan dyan is 15 to 20 minutes na ice compression, 2 to 3 times a day. It prevents din yung pamamaga. Para sa GMA Integrated News, Dano Ting Kungko, nakatutok 24 oras. Bantay Mayon naman, inaasahang tatagal ang ilang buwan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. At ngayon pala, binabantayan na ang presyo ng mga bilihin para masigurong walang mananamantala. Live mula sa Legazpi, Salvo ay nakatutok si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolan. Jesse?
Mel, sa kabila nga ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, tiniyak naman ng Pamahalang Panlalawigan at ng Department of Agriculture Bicol na sapat pa ang supply ng gulay dito sa lalawigan ng Albay. Samantala, nagpatupad na rin ang price freeze ang Department of Trade and Industry para sa basic necessities sa lalawigan. Marami pang supply ng gulay sa palengke ng Daraga Albay. Pero ayon sa nagtitinda na si Nanay Ani, baka ito na raw ang huling batch ng mga lokal na produktong naani sa bayan. Ang iba kasing mga magsasaka na nagsusupply sa kanila, maaga na raw inani ang kanilang mga pananim bago lumikas. Ay, siyempre na, baka may wala na kami titinda na lokal. Lahat ng darating mahal. Ay, siyempre sa iba na kami kukuha din sa Quezon. Sa Barangay Budyaw sa parehong bayan, tinulungan na ng mga kawani ng Daraga Municipal Police Station ang mga magsasaka para mabilis na maani ang kanilang mga tanim na gabi. Kailangan kasi silang agad lumikas dahil malapit ang lugar sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa Department of Agriculture, sapat pa sa ngayon ang supply ng gulay sa Albay. Para hindi malugi ang mga magsasaka, naglaan daw ang lokal na pamahalaan ng Albay ng nasa 4 million pesos para bilhin ang ani ng mga apektadong magsasaka. Itong mabibili na ng mga gulay at prutas at mga dried fish eggs ay ipamamahagi naman sa mga evacuees sa mga evacuation center. Samantala, mahigpit din ang monitoring ng DTI Bicol sa mga pangunahing bilihin para tiyaking umiiral ang price freeze matapos ideklara ang state of calamity. Kung ano yung presyo, yung prevailing price prior to declaration of state of calamity, yun po ang masusunod na price for the next 60 days. Malaking bagay yun kung ganyan. Malaking bagay. Malaking bagay yun. Kasi makakatulong sa mga katulad ko, katulad ng mga kuhay pa na naghihirap. Oo, pagkitaro talaga. Mayon. Pagbibigay diin ng DTI, hindi dapat samantalahin ng mga negosyante ang panahon ng kalamidad para kumita. Mel, kanina nga lang hapon ay formal lang tinanggap ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay ang aabot sa mahigit 50 toneladang relief goods na donasyon mula sa United Arab Emirates. Ayon kay Albay Governor Greg Slagman, pagtutulong-tulungan itong i-repack ng provincial government katulong ng iba pang volunteers para mas madaling maipamahagi sa mga evacuees na nasa evacuation center sa lalong madaling panahon. Samantala, Mel, namahagi na rin at namigay na rin, no? Nag-distribute na ng tubig, ng malinis na tubig na inumin ang water filtration machine ng NDRRMC dito sa mga evacuation center sa lalawigan ng Albay. At yan muna ang latest mula rito sa Legazpi City, Albay, para sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News. Ako si Jesse Cruzat, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang humina ang ihip ng hanging habagat sa bansa. Umaabot na lamang yan sa Northern at Central Luzon kung saan magpapatuloy ang mga pag-ulan. Ayon sa pag-asa, posibleng hanggang bukas o sa Huwebes pa magtagal ang epekto nito. Sa ngayon, wala namang bagong sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Pero bukod sa habagat, magpapaulan din ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang uulanin ang Ilocos Region, Zambales at Bataan. Sa hapon, may ulan na rin sa Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pag-uunan ng lupa. May pag-ulan din sa ilang bahagi ng Bicol Region, Palawan at Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, may chance pa rin ang localized thunderstorms lalo po sa hapon. Maliit naman ang posibilidad ng ulan sa Bisaya sa umaga. Pero bandang tanghali, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas. May matitinding ulan sa Negros Provinces. Malaking bahagi ng Mindanao rin ang uulanin gaya ng Northern Mindanao, Soksarjan at Davao Region. Heavy to intense rains ang dapat paggandaan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Megastar meets Asia's multimedia star. Yan ang powercast ng bagong pelikulang ating abangan. Makichika kay Katatibayan. Sa
isang pambihirang pagkakataon. Dalawang pinakamaningning na bituin sa showbiz industry ang magsasama sa isang movie project. Yan ay no less than the megastar herself, Sharon Cuneta, at si Asia's multimedia star, Alden Richards. All smiles sila Sharon at Alden sa kani-kanilang post na makita in person. Tinawag pa nga ni megastar si Alden bilang kanyang new movie son. Si Alden naman, hindi na ikinakaila ang excitement sa bagong proyekto. Kahapon sumalang na sa workshop ang dalawa under the leadership and facilitation of Hearts on Ice star Ina Feleo. In demand at sunod-sunod ang projects ni Alden. Katatapos lang niyang ishoot ang pelikulang 5 Breakups in a Romance kasama leading lady na si Julia Montes. With Asia's multimedia star. At ngayon, abala naman siya sa pag-host ng Battle of the Judges. Samantala, proud mommy naman si Sharon ng kamakailan ay gumraduate na sa high school ang anak niyang si Miel. Hindi raw naiwasan ni Shawi na makaramdam ng saya at maging sentimental. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kulang sa tulog kung magmaneho? Abay kasing delikado yan ng pagmamaneho ng lasheng. Ayon sa isang pag-aaral, may mga batas na balaban diyan. Nakatutok si Joseph Moro. Sa biglang pagbangga ng puting van sa isa pang van sa Rodriguez Rizal noong 2020, anim na tricycle ang naararo at isang patay. Sa Ortigas naman noong 2022, tinumbok ng SUV ang tatlong motorsiklo, isang bisikleta at isa pang sasakyan, anim ang sugatan. Sa parehong insidente, nakatulog o nakaidlip ang mga nakapanggang driver. Delikado ang pagmamaneho ng walang tulog. Ayon nga sa isang pag-aaral sa Australia, ang pagmamaneho na meron ka lamang 4-5 oras na tulog ay tila pagmamaneho rin na nakainom o drunk driving. Ayon pa sa Central Queensland University sa Australia, isa sa bawat 5 aksidente doon ay dahil sa kakulangan sa tulog o fatigue driving. At ang chance ng maaksidente kapag 4 oras lamang ang tulog pababa ay tumataas ng hanggang 15 beses. Sa Metro Manila, kaunti ang naitatalang aksidente dahil nakatulog base sa datos ng MMDA, bagamat marami ang human error kung saan nakapailalim ang mga ganyan. Sa mga blotter naman ng pulisya, halos 81% ng mga aksidente ay walang nakalagay na sanhi. Sabi ng MMDA, posibleng underreported o di lamang na ire-record ang mga naaksidente dahil sa antok. Pero kung maiilalagay lahat natin yan, sigurado ako marami. Most of the accident kasi is human error. Hindi naman tulog lang, maaring tipsy, pagod during wee hours of the night. Usually yan. Antok daw talaga ang kalaban ng bus driver na ito sa 12 oras na biyahe pa Bicol. May kasama po kaming, dalawa po kaming driver po. Pag medyo nakaramdam ng antok po, nagpapapalit na kami para iwas disgrasya. When you feel sleepy, naps, no? Very short naps, 20 to 30 minute na naps will improve your alertness drastically. Maituturing daw na sleep deprived o kulang sa tulog kung 18 oras na tuloy-tuloy nagising. People would have slower reaction time. Like a few seconds slower. It also decreases your alertness level. Ito na yung parang napapapikit-pikit ka na. Sa ngayon, may batas na laban sa drunk at drug driving pero wala pa para sa tinatawag na fatigue driving. Noong 18th Congress, may panukalang parusahan ng 12 oras sa tuloy-tuloy na pagmamaneho o pagpapamaneho. Ngayong 19th Congress, may mga panukalang limitahan lamang sa 8 oras ang pagdadrive sa mga bus at pagkakaroon ng karelyebo. Pero bukod sa oras ng tulog, dapat ding silipin ang kalusugan ng mga driver na pwede makaapekto sa kanilang pagkaantok. Bus drivers should be screened if they have sleep disorders that contribute to the sleepiness. Inaantok sila nagdadrive kahit na 8 hours silang nakatulog. Yun pala, meron silang sleep disorders. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagmatcho mano ang DNA samples ng ilang akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo sa mga nakolekta sa crime scene. Ayon yan sa abogado ng mga Degamo. Nakatutok si Salima Refran.
Ilang linggo matapos magsipag baligtaran sa kanilang mga naunang testimonya, muling nakaharap ni na Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo, mga nakaligtas at mga kaanyak na mga nasawi, ang 10 akusado sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at 9 na iba pa sa preliminary investigation sa Department of Justice kanina. Parang sinabi ko yata na sana namatayan na rin kayo eh para alam nyo how it feels. Hindi mo rin talaga maaalis sa amin to feel that way, lalong-lalo na po. At yun nga, may mga naririnig na tayo na nag-recant sila. E nung first time ng first PI, talagang ganun-ganun pa sila. Sorry doon sa mga family ng mga victims. Ina-assure pa nila na you will get the justice that you deserve. Sana po mabigyan kami ng hustisya. Kasi magtatatlong buwan na po eh. Hanggang ngayon wala pa rin. Wala sa pagdinig si suspended Congressman Arnie Teves maging ang kanyang mga abogado. Wala namang impormasyon kung nakadalo ang 5 pang kapwa respondent ni Teves sa patong-patong na reklamong murder, frustrated murder at attempted murder. Nagsumite naman ang NBI ng resulta ng mga forensic tests na isinagawa sa mga nakolektang DNA sa crime scene at getaway vehicles ng assault team. Nagmatch yung sample na nakuha doon sa sasakyan at saka yung nakuhang mga blood stains doon sa compound ni Governor Digamo. Dahil if you can recall, some of the shooters sustained the gunshot wounds also. Yung DNA yan, makapakita, may ibang ebidensya bukod sa mga salita. Kahit sabihin nilang hindi sila yung naroon sa patayan, hindi ko nila nakuha sa patayan. Ano yung sabihin nun? Dinaroon sila sa lugar. Tanong naman ng abogado ng ilan sa akusado, saang samples kinumpara ang mga nakuha sa mga sasakyan at compound? Paano rin daw nakuha ang nasabing samples? May proseso raw ng authentication para rito bago mabigyang bigat ang mga pahayag ng abogado ng mga Digamo. Ipagpapatuloy ang preliminary investigation sa June 27. Para sa GMA Integrated News, sa Neymar Efran, nakatutok 24 oras. Kamustahin naman natin ang barko ng Pilipinas na magdadala ng halos 5 milyong pisong halaga ng tulong at kagamitan sa Pag-asa Island. May naging aberya ba? Live na nakatutok si June Venerable. June! Emil, sakay kami ngayon ng BRP Francisco Dagohoy na nakaangkla malapit dito sa Pag-asa Island sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Biyahe ito ng mga taga-BFAR at Coast Guard para maghatid ng tulong sa mga mangisda sa isla ng Pag-asa. 8 barko mula sa hindi pa malamang bansa ang nakapwesto di kalayuan mula sa Pag-asa Island nang dumating ang BRP Francisco Dagohoy ngayong hapon. Meron din namang barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na rin. Pero wala naman naging anumang tensyon sa buong biyahe na tumagal ng mahigit 24 oras mula Puerto Princesa, Palawan papunta nga dito sa Pag-asa Island. Ayon kay Lieutenant Commander Mark Adrias, ang kapitan ng BRP Francisco Dagohoy, walang naging anumang radio challenge. Ulitin ko, Emil, walang naging anumang radio challenge at wala ring bumuntot na barko ng China Coast Guard sa buong biyahe. Ang naging problema lang talaga ay matataas na alo na umabot ng halos 2 metro. Dala ng BRP Francisco Dagohoy ang halos 5 milyong pisong halaga ng livelihood assistance gaya ng bangka at post-harvest equipment. Ang hamon ngayon sa mga taga-BFAR at Coast Guard ay kung paano maibababa sa isla ang dala lalo pat na hindi kayang idikit sa Pag-asa Island itong BRP Francisco Dagohoy. At yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, June Veneracion. Judian Santos is in the house at naging very open si Juday sa Fast Talk with Boy Abunda. Kabilang sa pinag-usapan ng paghingi ng tawad sa kanyang ina at ang burnout na naranasan sa showbiz. Makichika kay Katatibayan. A special celebration calls for a special guest. Kaya naman sa 100 episode ng Fast Talk with Boy Abunda, no less than Judian Santos ang special guest ni Tito Boy. Ikinuwento ni Juday ang naging high and low points ng kanyang career sa showbiz, kung saan umabot na raw siya sa puntong ma-burnout o nawalan siya ng gana. I was doing
3 movies in 1 year and 2 shows in 1 year, all at the same time. Dumarating na ako sa set na kinailangan ko nang tanungin yung team ko, sino nga ako dito? Sinong director natin? Nawawala na ako sa sarili ko. And then, slowly, nawawalan na ako ng gana sa buhay. Nalulungkot na ako. Wala na akong mapagkatiwalaan. Dagdag pa rin, Juday. Minsan na rin daw siyang nagrebelde. Nagrebelde ka? Yeah. Yeah. Para sa sarili ko, sa pagkakataong to, pwede kong sabihin, yung pagsimula ko nung teenage years ko nang umiinom ako at lumalabas ako at naglalasing ako, I think yun yung rebellious point ko. Na talagang pakawala ako. At that time lang, walang social media. Mm-hmm. Walang pruweba, walang ebidensya, pero hindi ako nagwawala sa hindi ko bahay or hindi pribadong lugar. Gayon pa man, wala raw regrets o pagsisisi si Juday sa mga naging desisyon niya sa buhay. Ang importante, ang mga aral at wisdom na natutunan niya sa mga pagkakamali. Sa ngayon at age 45, wala na raw mahingi pang isang Judy Ann Santos. Bukod kasi sa tagumpay sa showbiz, nabiyayaan si Juday ng napakagandang pamilya kasama ang mister na si Ryan Agoncillo. Sa huli, nagpapasalamat si Juday sa gabay at pag-uunawa ng kanyang mommy Carol. Hindi rin napigilan ni Juday na maging emosyonal nang humingi ng paumanhin sa kanyang ina. I know I was not the best daughter. I think wala naman. Diba? Wala namang anak na perfect at the best. But I know I have to spend more time with her. Kasi life is just too short. And I love you. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Ipinakilala at pumirma na sa isang ceremonial contract signing ang apat na bagong weather presenters ng GMA Integrated News Weather Center. Dumaan sila sa masusing training ng PAGASA para masigurong mula umaga hanggang gabi, maaasahan sila ng publiko anuman ang panahon. Kilalanin natin sila sa pagtutok ni Mau Gonzalez. Mula umaga hanggang gabi, makakasama na ang mga bagong tagapaghatid ng balitang panahon mula sa mas pinalakas na GMA Integrated News Weather Center. Maureen Shrivers. Ipinakilala kanina si Maureen Shrivers, Katrina Son, Amor La Rosa, at Andrew Pertiera bilang bagong weather presenters. With weather news being an integral part of our daily lives, GMA Network continues to put premium on our weather news reports and coverage, encouraging innovations amid the ever-changing broadcast media landscape. Kanina nagkaroon ng contract signing ang apat, kasama si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Integrated News, Synergy and Regional TV Oliver Amoroso, Vice President and Deputy Head for Programs and Specials Michelle Seva, Consultant Grace De La Peña Reyes, GMA Public Affairs First VP Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, at iba pang opisyal ng GMA Network. This is one of our milestones for this year kasi nakikita natin yung importansya ng weather, lalo na ngayong may mga global warming, paiba-iba na talaga. Meron ng mga bagong teknolohiya na ia-apply tayo dito for us to be able to bring more accurate weather news to all our kababayans. Mula sa magkakaibang larangan ang mga bagong weather presenter, si Andrew Portiera, na makakasama tuwing umaga sa unang hirit mula sa mundo ng sports at showbiz. Sobrang bago nung lahat sa akin kasi sa sports, diba, sanay naman tayo na impromptu kasi alam naman natin yung pinapanood natin. So madali na para sa atin, parang second nature. Pagdating dito,
we're talking about nature and the weather. So parang sobrang bago para sa akin. Buti na lang, inaral namin from the very start. Isa namang veteranong weather producer at dati ring weather presenter si Amor La Rosa na maghahatid ng weather forecast para sa State of the Nation at saksi. Malaking bagay na marunong kang sumulat and alam mo kung ano yung sinusulat mo kasi minsan, lalo na kapag live, diba, hindi natin may iwasan merong mga pagkakataon na magkakaroon ng yes glitch or merong iniinaasang mangyayari. Kahit pa paano, ready ako kung ano yung magiging laman ng report ko. Mahigit isang dekada namang reporter at veterano ng mga bagyo coverage, si GMA Integrated News Senior Reporter Katrina Son, na makakasalo natin sa Balitang Hali. Dati, pag nasa loob ako, magpapresent ako ng weather, tapos paglalabas ako, magko-cover ako sa field. So siguro, makakadagdag na rin siya, complimentary na rin siya kasi mas knowledgeable na ako kung anong mangyayari. At ang maghahatid ng weather news gabi-gabi sa 24 oras, walang iba kundi ang Sparkle artist at national athlete na si Maureen Shrivers. Si Maureen, isa sa mga nag-uwi ng silver medal sa track and field sa katatapos lang na Southeast Asian Games sa Cambodia. Kung may madadala raw siya mula sa sports papuntang weather news, yun daw ang disiplina. Mahirap. Para ako nag-training for another sport. Parang another sport na I'm not familiar with. It was a dream come true na matagal ko nang pinag-pray, pero syempre yung feeling na wow, they trust me with this responsibility, I take that very seriously. Na I'm gonna make sure na I'm gonna make you guys proud, I'm gonna make my co-host proud and the production proud. Dumaan sa masusing training sa PAGASA ang apat na weather presenter at katuwang ang datos at impormasyon ng PAGASA, pati ang makabagong teknolohiya ng Metro Weather Graphic System, mapapanood na sila sa kani-kanilang newscast simula sa susunod na linggo. Pinilang siya weather ng Manila, no, or Metro Manila or Luzon. We're also looking at the other areas kasama na dyan ang Visayas and Mindanao. So through our national newscast and our regional newscast, mas napaparating natin, no, ang pinakabagong balita. With the four news weather presenter natin, eh, mas mapaparating pa natin, no, sa lahat. Hindi lang sa older demographics, pati sa young demographics ang kahalagahan ng weather reports. Bagong mga muka, pero parehong mapagkakatiwala ang pagbabalita ang aasahan mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan ano pa ang panahon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kalayaan daw ang hiling ni Tick the Clock host Pok Wang laban sa kanyang ex-partner niyang si Lee O'Brien. Kaya naghain siya ng petition para mapadeport ito. Diyan ang tinutukan ni Nelson Canla. Kasama ang kanyang abogado, nagtungo kaninang umaga sa opisina ng Bureau of Immigration sa Maynila ang kapuso actress-comedian na si Pok Wang para maghain ng petisyon para ipadeport ang kanyang ex-partner at American citizen na si Lee O'Brien. Pag-amin ni Pok Wang, patong-patong na sama ng loob ang idinulot ng kanyang ex-partner tulad ng financial abuse, intimidation at abandonment sa kanilang anak na si Malia. Siguro, Nelson, kailangan natin ilagay sa konteksto na itong si Lee O'Brien, eh, niloloko yung batas ng Pilipinas. So, nagkukunwari siyang turista, pero ang ginagawa naman talaga niya, nag-i-empleyo o naghahanap ng trabaho dito sa ating bansa. Eh, syempre ngayon na nagkasira sila ni Madam Pok Wang, sadly, does it really make it right he stays here? Sabi pa ng TikTok Lock host, tama na raw ang pagtitiis at pagbibigay niya. Maluwag daw siya pagdating sa visitation rights sa kanilang anak na hindi naman nasundan. Pati ang kinikita ng YouTube channel nila na pupunta raw ngayon kay O'Brien. 11 months ago, I had an interview with you. Pawang magaganda yung mga sinabi mo kay Lee O'Brien. And what has changed? Yeah, kasi tinatry ko pa na baka sakaling alam mo yung magpakumbaba siya para dun sa bata. And ayoko pang, alam mo yung magsunog ng tulay, di ba? Para doon sa bata pa rin, again. Pero tumatagal kasi, imbes na magpakumbaba siya, parang ako pa yung kailangan umadya sa kanya. Hindi na rin napigilan ni Pok Wang na maging emosyonal.
Marami ako mga red flags na nakita sa kanya dati. Pero syempre, bulag ka, nagmamahal ka eh, di ba? So, pinalampas mo lahat yun. Sa galit ko sa kanya, dalawang beses ako muntik ng makunan, dalawang beses ako tinakbo sa ospital, dahil nagbi-bleed ako sa galit. Ang tanging hiling daw niya ngayon. Pinagdadasal ko tong araw na to. Sobrang pinagdasal ko tong araw na to. Gusto ko na ng kalayaan. Alam mo yun. Yung alam ko na wala na siya dito, yun talaga yung... Patuloy namang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig at reaksyon ni O'Brien. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. At yan ang mga chika ko this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil, Adam. Salamat sa'yo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangyo. Ako naman si Atom Araulio. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.